Thank you for your time. No problem, Mrs. Lim. I understand your concern. Though, substitute teacher lang ako ng advisor ni Abby and di ko pa masyadong kilala yung mga bata, I promise to keep an eye on her classmates para malaman na rin natin kung sinong admirer niya. Oo, thank you. Kasi ang concern ko lang naman, syempre, ayoko ma-stress ang apo ko dahil baka maapektuhan ng kanyang pag-aaral. Okay po, ma'am. Sige po, salamat po. Oo, thank you din. Lola, everything okay? Yes. At least, ngayon makakampante na kami ng lolo nyo. Knowing that Abby's teacher is looking out for Abby also. Paano ba yan, best friend? Last class ko na. Una na ako ha, kasi pi-prepare pa ako para sa pagdala ko mamaya. Ay, bisita pala. Uy, bye best friend. Sige, bye. Relax. Everything will be okay. Alam mo naman yun. Pero, alam mo naman, syempre, kinakabahan ako pag pinaalam ko na kay Dad. Are you going to get in trouble? Hindi naman. Pero... Pero? Siguro mas better kung sasamahan mo si Nicolo. Para mas... Para hindi nila isipin na umakit siya ng ligaw. Yun! No problem. Lakas ka sa akin, eh. Lakas to sa'yo, eh. Ano, Kuti? Ano sabi? Wala eh. Ayaw sabihin ni Nino kung sino nakabili. Tapos, ano daw, basta sabi, papatayuan daw ng bahay tsaka ng bar. Ha? Eh, Kuti, di ba ganun yung plano natin? Kaya ako naiinis eh. Alam mo yun? Alam mo, pag nalaman ko kung sino yun, ako lagot sa akin. Ganon, Kuti, lagot talaga, agad-agad? Oo, agad-agad. Hindi, bulso, kasi alam mo yun, nakaramdaman ko para sa atin yun eh. Alam mo yun, meant to be na yan niya. Meant to be sa atin yun. Destiny, ganon. Kuti, kalma lang. Baka naman may iba na para sa atin. O, yan, no? Hindi ko alam. Basta meron. Asan na ba sila tatay, tsaka si Ricky? Wala pa. Sabi ko na kasing gamitin na yung kotse ni Sim para hindi mahirapan sa makasakay ay makanig. Alam mo, Kuti, nag-aalala na ako sa'yo ah, kasi parang masyado kang nega kay tatay. Oh, anong nega? Oo! Oh, kapag si tatay na ipinag-uusapan, ayan oh. Nakasimangot ka na naman. Mainit ay, lang! Ay, sus, wag mo na itanggi. Oh. Yung tinulungan ka sa supplier. Yung ginawa yung inventory. Tapos yung binahiram yung sasakyan ni Simon. Oh, di ba? Kala ko ba okay na kayo? Okay na nga kami. Bakit pag si tatay pinag-uusapan, lalong lagi ka na kasi mamo? Eh. Hindi, okay naman eh. Alam mo yun, okay naman kami. Sa totoo lang, okay nga na. Okay nga, di ba, na nandyan siya. Si Cho, gusto din siya. Ayun, siguro ako. Ayoko lang siguro masanay. Bakit naman? Eh, siyempre, buso, hindi naman natin hawak yung buhay niya, di ba? Alam mo yun, ayoko lang masanay kasi baka isang araw, umating yung panahon, alam mo na. Okay, huwag mo na munang isipin yun. I-enjoy na lang muna natin yung panahon na nandito siya. Tsaka naniniwala ako, hindi na siya aalis. Wala talaga nagbago. Mga eroplano lang ang naiba. Pero ganun pa rin. Madalas, bigbig ko rito sina Maya at Christina Rose. Tsaka, excited na akong maglaro ng bangkang papel. Tsaka yung eroplano. Ate, andiyan na si tatay! Tatay! Tay, dito kami! Tay! Madala sila ako hintayin dun. Tay! Eh,
And here they are, just like before. Oh, okay naman ba yung lakad niya? Kung hindi, mga anak, ha? Hindi mo, nabaliwala na rin naman. Kasi may nilalakad kami na lupa. Bibilin sana namin ni Kuti. What? Patatayuan sana namin ng chibugan, tapos pwedeng bahay na rin, di ba? Eh, kaso wala na eh. May nakabiling bago pa namin makausap yung may-ari. Eh, anong lupa ba yung gusto niyong bilhin? So, may bayan. Ganda kasi ng pwesto eh, no? Yung ano, property niya, Mr. Cuevas. Ricky, bakit? Maya, we need to talk. Tay, sasakyan mo na ako, ha? Salamat, Simon. Ricky, ano ba yun? Ano kasi? Nak, huwag sana kayo magagalit ng kapatid mo, ha? Ano po ba yan? Kami yung nakabili ng lupa. Paghahatian namin ni Richard. Sweetheart, I'm sorry hindi namin sinabi sa iyo. But just like you, we wanted it to be a surprise. Hindi naman sa sinasadya kong huwag muna sabihin. Eh, gusto lang namin kayong surpresahin. Actually, I was the one who suggested kay Tatay Arturo na magtayo siya ng branch niya dito. Tapos yun, nak, eh, naisip rin ni Richard na magpagawa ng bahay-bakasyonan para mapadalas yung bakasyon nila dito. We had no idea that you were going to buy the lot. Pero kung gusto niyo, nak, sa inyo na lang yung share ko. Magre-renta na ako ng lugar. Eh, hindi pa naman nalipat yung papeles sa amin. Pagkatapos na may magbayad, I'll ask the owner na ilipat na lang sa inyo yung titulo. And then you can do anything you want with the lot. Sweetheart? Sarap. Kinakabahan ka ba? What? Kinakabahan ka, no? Eh, kasi baka magalit ka eh. Sweetheart, bakit naman ako magagalit? Nakakatuwa nga eh. At least kayo yung nakabili ng lote. Akala ko magagalit ka eh. Kasi since you got pregnant, you've been very sensitive and I was worried na baka... Well, the property belongs to both of us. Sabi mo yan, ha? Both of us. Ibig sabihin, papayagan mo na akong mag-ambag ng share ko doon. Well... Dinadaan mo ako sa lambing, ha? Maybe we should help explain to Christina Rose. Hayaan mo na. Kaya na ni Tatay yan. Sige, nak. Kakausapin ko na lang si Richard. Makakahanap naman kami ng iba. Sasuko kayo ni Richard sa property? Oo, sana, nak. Eh, meron naman akong naipong konti. Pati ko sa negosyo, sosyo din ko, eh. Oo, sana na. Pipirmin na ho ba kayo dito?
Oo, sana eh. Kung okay lang sa inyo, hindi naman kailangan tumira ako dun sa pagagawang bahay. Pwede naman ako magpagawa ng kwarto dun sa bar. O kaya magre-renta na lang ako kina paring Bernard. Okay na. Sige, tuloy niyo na ho yan. Sasosyo na lang ho kami sa inyo. Talaga, anak? Yes! Wala, anak. Kala ko nag-yes kayo. Agad nga is pang-abay na pang-gaano. Of course not. What? Pang-abay na pamaraan. Di ba? It answers the question, how? Ano sagot? Agad. Ah, naku, Roberto, ikaw talaga. Ang dali mong makalimot. Of course not. Hindi mo na matandaan ang mga lessons natin sa Pilipino. Of course not. Maaring matanda na ako, but my memory is still sharp. Oh, yeah? Talaga? Oh, ano naman? Sharp, ano naman? Ha? Oh. Nakalimutan mo nga yung anniversary natin last year. Kita mo naman, huwag mo naman baligtarin. Ikaw ang nakalimot. Ikaw? Ikaw. Ikaw? Ikaw, Esmeralda. Ay, naku, ikaw nga eh. No. Ikaw. Ikaw? Eh, nakalimutan. Lola, ikaw. Lola, I know the answer na po. Huh? What? Pang-abay na pamanahon. So, kaming mali. Tayo mali. I guess, makakalimuti na nga tayong dalawa. Ay, nako. Lola, is that... What? Lolo, hello. Lola! Hi. Lolo, Lola. Hi. Lola. Mwah. Baby! Ate! You're doing your homework? How are you? Fine, Lola. Good, good. Nay, alam niyo po, pag nakita niyo po yung property na ko, matutuwa po kayo. We're planning to build a house there, katabi ng bar. Bar na Chipugan. Kantahan sa gabi. And we could probably have another business there. Nay, di ba parang yung souvenir shop natin dati, di ba tapos may Chibugan? Baka this time pwedeng car wash. O kaya talyer. Para habang naghihintay sila, kumakain sila. Sandali lang ha. Sandali lang. Kasi kami ni Choi, hilong-hilo na sa kakalingon sa inyong lahat. Excuse me, ah. Hello? Luke? Hi, Dad. What's wrong? Wala. Wala naman po. May sasabihin lang po sana ako, eh. Busy po ba kayo? Hindi naman. Nasa labas lang kami ni Natita Mami mo at saka si Nanay Teresita. Sige po. Mamaya na lang po pag-uwi niyo, Dad. Okay. Bye. Yan lang daw, pag-uwi natin. Gusto mo ba umuwi na tayo? Baka importante. Relax. I'm sure it's fine. Hi, here's your coffee. Thank you. So, gusto niyang dumalaw sa apo ko? Hindi po, lo. Bibisita lang po para mag-sorry bilang kaibigan. Wala ba siyang smartphone? Kahit hindi siya mag-text? Hindi po kasi siya pinapansin sa text ni Nikki Lo, eh. Then what makes you think napapansin siya pag nagpunta siya dito?
Siguro naman. Baka, siyempre, mas mabuti na yung if he apologizes in person, di ba? I'm sure naghahanap lang yan ng rason para magpunta dito. In which case, hindi naman niya ako maaisahan. Okay. Hindi siya pwedeng magdala ng bulaklak. No flowers. At hindi pwedeng magharana. Wala pong harana. Wala. No chocolates. No chocolates. At habang kinakausap niya si Nikki, it will be under my watch. Roberto! What? I'm sure Ricky will say the same thing kung nandito siya. You know what? Napaka-OA mo. What's OA about that? Let me remind you, Esmeralda, tayo, pinapunta tayo din ni Ricky para bantayan yung ating mga apo. Hindi natin pwede silang pabayaan. Have you talked to your dad? Hinihintay ko lang po makauwi sila. Let me know what he thinks about this, okay? Yes, Lolo. Okay na tayo. Kaya na si nanay. Wow, ganyan tayo eh, ha? Sa airport, di kami kasama eh. What? Kaya. Lino, Bugoy, don't worry. Next time, kayo naman ituturo ko. Yun, no? Sweetheart, tara na. Susuot ko yung slacks ko. Ako yung barong. Ba't may burol ka? Hindi, formalan dun eh. Formalan ba dun? Oh, sige na. Bulo tayo sa loob. Walang pa tayong gagawin. Pas mo. Sige na. Sige, ah. Simon. Salamat na ka. Thank you. Ingat. Ah, Christina Rose. Sandali lang. Balak ba ng tatay mo at ni Richard? Anong ibig sabihin yan? Mapapadalas dito ang tatay mo na? Ano po, Nay? Okay lang ba sa'yo, Christina Rose? Seryosong usapan natin, no, anak, ha? Napag-usapan naman na po namin. Okay lang po. Araw-araw mo makikita dito ang tatay mo. Ayokong mapilitan ka dahil lang kay Maya o kung anumang dahilan. Okay lang sa'yo. Araw-araw na rin naman po siya nandito, eh. Basta huwag na siya manliligaw. Sweetheart, tawagan na kaya natin si Luke. Parang importante yung sasabihin niya eh. Fine. Hello, Luke. Nasa bahay na kami. Ano yun? It's about Nikki po. Ito yung sakli niya. Salamat po. Kain po kayo ulit dito. Oo na. Anak, oh. Ito ay kakakain lang natin eh. Soft drinks lang naman. Mainit eh. Thank you. Ay. Una. Yung bar niyo sa Cebu. Siguro dapat nating pag-usapan kung paano natin isasama dito sa Chibugay. Para mapag-aralan din natin kung paano papatak mo yun. Oo ba, anak? Pinapadala ko na nga dito yung records dun sa Cebu para maaral natin yung costas. Kaya, ayun po, gusto lang po niya mag-sorry. Pero kasama naman po si Ira at hindi po namin siya iiwanan. Alam na ba ito ni Nikki? Hindi ko pa po sinasabi, Tita Mami eh. Pero pinagpapaalam ko po muna sa inyo, sa akin na Lolo. Dad, naawa lang po kasi ako kay Nicolo eh. Parang affected eh. Kahit gano'n naman po yun, ayos naman po yung tao na yun eh. Sweetheart, hindi naman sa namumonsente ako ha. Pero kasi si Luke, hindi ba best friend niya si Nicolo? Iisip ko baka
yun yung naisip ni Luke na paraan para matulungan yung best friend niya. At the expense ni Nikki? Hindi, hindi naman sa ganon. Kaya lang hindi ba nalulungkot din si Nikki? Baka ito yung mas mabuting gawin na makapag-usap sila, di ba? Wala namang masama dun eh. Eh kung tutuusin nga, nakaka-proud si Nikki dahil mature na mature niya kung paano niya hinandal yung feelings niya para kay Nicolo. Kaya sigurado ako dito sa pagkakataon na to, ma-handle din niya ng tama. Huwag ka mag-alala, nandun naman si Mama at si Papa para magbantay, di ba? Dad, still there?